Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay naganap ang matinding bakbakan ng Lebanon at ng ating Gilas Pilipinas, kung saan natanggap ng Gilas ang isa na namang talo sa dikit na score na 85-81. Si Jordan Clarkson ang nanguna para sa ating bayan na gumawa ng 27.6 rebounds at 7 assists. Sumunod naman dyan si Dwight Ramos na nag-ambag din ng 18 points, 10 rebounds at 6 steals. 11.6 rebounds din si Japet Aguilar at 10 points, 8 rebounds and 2 blocks naman kay Kai Sotto. Matapos ang game ay pinaliwanag ni JC na may mga pagkakataon nga daw sana sila na makuha ang panalo, ngunit nagbintis daw siya ng mga tira na usually ay naipapasok naman niya. Dagdag pa ni Clarkson ay mahirap nga daw talaga manalo kung meron kang mahigit 20 na turnovers at naglalako ka pa sa home court ng kabilang team. Subalit na natiling masaya si Clarkson sa kanyang first game sa FIBA. Sa palagay niya ay nagpakita naman sila ng good job competing. Hinanda naman sila ng kanilang coach at may maganda naman daw silang plano patungo sa game na ito. Para nga daw sa kanila ay magandang sinyalis ito dahil nagsisimula pa lang nga daw sila na makompleto at may mga young stars daw sila sa kanilang team. Maganda nga daw ang pinakita ni Dwight Ramos at Kai Sotto at all around good effort daw ang kanilang pinakita. So ayun nga po mga kaibigan, bagamat hindi man nila nakuha ang panalo, na natiling kumpiyansa si JC na maganda ito para sa ating Gilas Pilipinas na nagsisimula pa lang na makompleto. Well, solid din naman talaga ang pinakita ni Dwight Ramos offensively and defensively. At higit sa lahat nga ay very efficient ang kanyang pinakitang performance kanina. Walang mga pilit na tira at overall solid effort. Habang si Kai Sotto naman ay decent din ang pinakita. Kahit nga 2 blocks lang ang kanyang nagawa, madami siyang tira na pinahirapan sa Lebanon. Sa opensa ay decent din naman ang kanyang naging performance. Sa depensa ay makikita nga na minsan ay minamama pa siya ng mga veteran ng Lebanon na mas matimbang kesa sa kanya. At isang bagay nga ito na kailangan pa i-improve ni Kai upang hindi siya mabully o makalabaw sa pinta. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Bukod nga sa Pilipinas at Lebanon, naganap din ang heavyweight matchup kanina ng bansang Greece at Serbia. Dalawang bigating team sa talagang inaasahan na magkakaroon ng podium finish sa darating na World Cup. Pinapangunahan nga ito ng MVP ng NBA for the last 4 years, ang former back-to-back MVP Giannis Antetokounmpo at reigning back-to-back MVP Nikola Jokic. Sa game na ito ay nakuha ng Serbia ang overtime win sa dikit na score na 100-94. Nanguna dyan si Nikola Jokic with 29 points, 8 rebounds and 6 assists. Habang si Giannis naman ay nagtala pa din ng 40 points, 8 rebounds at 5 assists, ngunit hindi pa nga ito sapat laban sa Serbia. Naganap din ang bakbakan ng Slovenia at Estonia kanina at dinumina nga ng Slovenia ito sa score na 104-83. Nanguna dyan si Luka Doncic with 25 points, 11 rebounds at 8 assists at 19 points and 6 assists naman si Goran Dragic in 18 minutes off the bench. Bukod dyan ay panalo din ng Latvia laban sa Turkey sa score na 111-85. Nagtala ng 22 points, 14 rebounds at 6 blocks si Kristaps Porzingis sa loob lamang ng 22 minutes of playing time. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.